to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre kung ako naman ang tatanungin mo, nakikita naman din yung beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Sorry po ako sa pinita ko alis. Hindi rin po ako si Jaya. Ako po si Rihanna. O, di ba? Gusto ko si Rihanna. So, yun. So, syempre, lumaklak tayo ng madaming Ovaltine with vitamin C plus calcium na. O, di ba? Kasi rin ka-calcium na kung mayroon nakakaloka. Sakit kasi ng mga buto-buto ko. Charot! So, yun. So, syempre, dagdagan pa natin yan ng tender, juicy hotdog para lagi tayong mukhang juicy. O, di ba? Mukhang yummy. O, di ba? Kung saan naman, Geisel Ortega, kaya mo ba to? Okay ba? So, yung talaga sa akin si Geisel. Sa tuwing napapanood niya ang mga video ko, talagang nako, promise, kinaiinggitan ako ng baklang matronang yun. Ang tsaka na kasi, diba? So, yun, wala yung ginawa kundi mamintas na mamintas kasi hindi niya kayang gawin ang mga eksenang ganito. Diba, Geisel? At sa kasiguradong karag, kamusta ka na, Dai? So, ano na? Eksena pa more. O, diba? So, yun. So, syempre, yesterday, galing na ako sa airport para tignan yung mga lalaking bakla doon, ang dami nila, kaloka. So, parang umulan ng bakla yesterday doon sa airport. Parang napuno yung airport, gawa nga, nandoon may pa-eksena nga ang kanilang pambato dito sa Miss Universe na si Anchely Scott Kemes. O, diba? Parang Kemi lang. Charot. So, yun. So, syempre, nag-face to face na kami yesterday with Amanda Obdam. Kamusta naman si Amanda Obdam? Inggit na inggit sa ganda ko. Kadalang siya kahapon, wala akong dalang detached. At yun ang intab naman yung noko ko. Kamusta naman? Kasi yung mga ganun, grabe talaga. Kung alam lang ninyo, doon na kami sa lapag. Hala, nakahiga na kami. Pag nag-film, nakakaloka. Nakakasira ng ganda kong alam. Gusto ko mag-ganda. Okay, may nakita pa kayo doon, yung naka-wig. Gusto kong hiramin yun, charot. So yun, so syempre ang daming ombre doon sa airport, pero walang eksena kasi nga, busy ang lola mo. So nangarag kahapon doon sa kakakuha kay Anchely Scott Kemes. Sana manalo sila. Kamusta naman yun? Hindi masyadong marunong rumampa. Hindi masyadong marunong ang eksena, pero meron siyang confident with beautiful with a heart. O, diba? So yun, ayun yung pambato niya sa darating na Miss Universe. Kaya abangan natin tingnan kung mananalo ba siya o hindi, di ba? So, but wish all the best syempre dito kay Anchely Scott Kemes Thailand. So, first time ko kasi nakakita ng beauty queen, yung alam mo yun, yung hindi palumpalo lumakan, parang kala mo nasa Santa Cruz lang siya lang. Parang fresh-fresh lang. Parang ano ba? Ayokong pagpawisan. Ganun lang yung eksena. Yung parang ganun, nakita yung smile. Actually, magkahawig kaming dalawa. Yun, alam mo yung laging fresh overload ang dating. So, yung ganun. Mas ka nga, eksena ko yan. Charot. So, yun, yung mga maletang daladala niya, nag-discover ko, wala pala laman niya. Akala ko, may mga laman niya na bagahe niya papuntang abroad. Ayun pala, pa-pictorial secret lang pala yun. So, wala pala siyang laman. Tapos yung mga bagahe niya nakalagay sa kahon, tapos nakalagay sa mga ano yung mga extra maleta na hindi naman magaganda. So, ganun talaga yung mga maleta niya. Tapos, itong mga pinapipicture niya na maleta niya, walang laman yan, promise. So, yun, nakakaloka na pinating. So, ganun pala yung mga beauty queen na yan. So, akala ko kasi, ayun na yung gagamitin nila sa Miss Universe. Hindi pala. So, na-discover ko. So, yun. Kasi tinanong ko, tasahin ganun, for the pictorials lang na daw. O, di ba, binuking ko pa dito sa channel. Charot! So, yun. So, kamusta naman mga amigo, amiga? Ano ng balita? So, kamusta naman si Beatrice? Ano na? Lalaban pa ba siya sa Miss Universe? Charot. So, yun. Ang eksena nga yesterday, ito nga daw si Beatrice kasi I broken hearted. O, diba? So, yun ang eksena ng lola mo. Kaya bigla na lang lumipad papuntang Israel. Kasi nga nagkahiwalay nga sila ng jowa niya. Ito naman si jowa. Talagang eksena. Alam niyang lalaban sa Miss Universe yung jowa niya. Talagang eksena. Doon kita i-break. Wala man lang kasupport-support. Ano ba? Sana man lang, ano, medyo huwag na munang pag-usapan yung mga ganong eksena, lalo na kasi may Miss Universe. Alam nyo naman, nakakasira yan sa mga mental health, di ba? Sa mga mental health ng mga kandidata natin. Yung mga katulad na nangyari kay Rubia Mateo, di ba? With crying siya kasi kabibreak na alam yun ng jowa niya.
bago mag-preliminary competition. Ito yung mga jowang ito, mga excel na talaga, no? Ay, nako, kaya ako, ayoko mag-jowa. Charot, so, yun. Wala naman, wala tayong tinitikman. Virgin tayo lagi. Charot, so, yun. So, syempre, ito pa, Miss Indonesia, walang pambato sa Miss Universe. Ang Miss Thailand naman, walang pambato sa Miss World 2021. Kasi ayaw nga ni Pawinsu na lumaban. Baka daw kasi matalo uli. So, yun. So, pinagyan kasi niya Pawinsu yung offer sa kanya na maging represent nga ng kanilang country dito sa Miss World 2021. Kasi nga, ang kanilang national pageant ay hindi nga sila makapag-pageant ngayon kasi nga pandemic. So, pumipili sila kung sinong kandidata na available sana na pwede nila ipadala or i-appoint dito sa Miss World 2021. Eh, kaya lang, si Pawinsuda ngayon na pipisil nila, ayun nga, ayaw nga ni Pawinsuda na lumabas sa beauty pageant kasi parang feeling niya lagi siyang ina-appoint pero hindi naman siya nananalo. So, Pawinsuda, sana tinry mo pa rin. Malay mo, eto na yung hinihintay mo na maging reyna ka. O napiling niya siguro lalakas ng kalaban lalo ng South Africa. Tapos parang sabi niya siguro, huwag na nga tayo sumali dyan, hindi naman tayo mananalo. Charot! So, but confident pa rin ako na sa susunod ng mga taon ay makakakuha pa rin ang Thailand ng kanilang magandang pambato dito sa Miss World 2021. Parang Pilipinas lang yan. Try and try until you die. Charot, so yun. So, ganun lang talaga yung labanan, di ba? So, kung susukuan mo, edi talo ka. Kung lalaban ka, edi panalo ka. So, yun. So, eto naman, Miss Grand International. Siyempre, may pa-activity sila. Miss Myanmar, kumanta siya lang. Nakakaintindi ng kanta niya, di ba? So, nakakaloka. Yung pinanood ko yung talent ni Miss Myanmar, kumanta siya. Sana in English na lang. So, yun. So, kumanta siya ng From Myanmar. So, parang ganito lang yan sa mata panlilo. Kumanta ka ng Tagalog. Tapos ikaw lang nakaintindi. Ang nakakaloka naman yung mga kapwa-kandidata niya. Pinalakpakan naman siya ng bonggang-bongga, di ba? Parang naglolokohan lang talaga sila. Pero ang matindi doon, yung sinabi kung sino ang gusto nilang manalong kandidata. O, di ba? So, ikaw tatanungin ka, sino ang gusto mo manalong kandidata? Siyempre, plastikan yung labanan doon. Pero nakakatuwa kasi si Miss Nigeria, pinili niya itong si Miss Philippines. Sabi niya, si Miss Philippines lang daw ang nakikita niya na isa sa mga potensya na pwedeng manalo ngayong taon na to dito sa Miss Grand International 2021 na hanggang ngayon wala pa rin akong ticket. Hindi ko alam kung bibigyan nila ako o hindi. Diba? So yun, nakakaloka. Parang ano, ayaw na nilang magbigay ng ticket sa Pilipino. Charot! So yun, kasi kayo inaaway ninyo. So yun, liguwak tuloy tayo doon. Charot! So feeling ko naman, lalaban itong si Samantha Panlilio, doon sa mga nawawala ng pag-asa na baka hindi na manalo si Philippines, try lang natin, baka naman ito na, diba? So, baka mamaya tayo nga talagang manalo dyan, hindi natin alam yan. So, basta tuloy-tuloy lang ang suporta natin ibigay dito kay Miss Grand Philippines at hindi natin alam, baka siya talaga ang tanghaling bagong Miss Grand International, nararamdaman ko na, diba? Kung hindi, babalato natin ito si Geisel Ortega dito kay Mr. Nawat para silang dalawa ang magtapat. Charot. So, yun. So, nakakaloka. So, malay mo naman, manalo tayo dyan. So, pero ngayon, sino ba yung mga malalakas na kandidata na nakikita natin umaarangkada dito sa Miss Grand International? Ako, isa sa mga nakikita ko talaga. Ganda-gandahan dyan si Miss Colombia, no? Ang ganda ni Miss Colombia. Sexy pa. At hindi lang yun, syempre, lumalaban din dyan si Miss Puerto Rico na talaga naman. Sabi nila, baka daw Puerto Rico ang manalo ngayong Miss Grand International 2021. At saka, syempre, nandiyan yan din si Miss Brazil. Sabi ko sa inyo, yung pa-short hair ni Brazil eh. Eksena talaga yan. Pero mukhang bait-baitan naman yung lola mo. Lag-lag na dyan si Ecuador kasi hindi siya marunong mag-English. Charot, so yon. Si Costa Rica, isa rin sa mga nakikita ko na talagang matinding kalaban nila dito sa Miss Grand International. Eksena din dyan, syempre, si Miss Indonesia na parang feeling ko, ay nako, hindi rin magpapahuli. Lalo na may chika na doon nga daw gagawin ang Miss Grand International 2020. Cool, diba? So, yun. Kamusta naman? So, feeling ko hindi naman ganun yung organization. Hindi ko nakikita na porkit doon gagawin yung Miss Grand, ay yun na yung papanalo nila. Talagang si Mr. Nawat doon siya sa ibigay mo yung best mo para magustuhan kita at para ikaw ang manalo dito. So, yun. So, si Miss Mexico, isa rin sa mga nakikita kong magaling. So, syempre, marami pang mga pwedeng mangyari dito sa Miss Grand International kasi malapit na ang kanilang preliminary competition na magaganap nga next week
na. Oh, di ba? Kumusta naman? Kaya ay nako, sana naman mabigay na nila yung ticket ko para at least, di ba, mapaghandaan ko rin ang todo-todos ko na nga matiulo ko. Charot! So, tingnan natin kung ano ba yung mga eksenang magaganap dito sa Miss Grand International for 2021. Pero kasi yung mga kasamahan kong media kahapon, sabi nila, hindi pa rin daw sila nabibigyan ng ticket. Eh, nagsabi na ako sa kanya, sabi niya, waiting daw. O, di ba? Waiting for the long time. Ano ba, Miss Grand? Charot. So, syempre, ando doon pa rin ako sa... Ano, nananalig pa rin ako na si Philippines pa rin ang mananalo dito. Kahapon nga, diba, suskoro mampa ang dalawang reyna natin. Si Miss Globe at of course, si Miss Cindy Obenita na Miss Intercontinental. Grabe, nakakagaan ng feeling. Pero parang feeling ko, sana hinintay niya muna yung Miss Grand para kasi mas pasabog, diba? Kasi parang tatlo na sila. Kumusta ka naman, Hannah Arnold? Hindi ka ba? Charot, so yun. Si Hannah Arnold, sa next year pa kasi siya lalaban kasi canceled na ang Miss International. So, tignan natin kung ano yung mga eksenong magaganap dito sa Miss Grand International. So, ano makuha nga ni Samantha Panillo para tatlo na ang reyna natin. Diba? So, yon. So, sabing ganun, bakit daw hindi inimbitahan si Miss Aura? Ano ka ba hindi siya under ng Binibining Pilipinas? Under yun ng ibang organization at magkakaroon ng bago national pageant ng Miss Aura International 2022. Huwag kang atat. Doon siya eksena tararampa. So, yon. O, diba? So, syempre, marami pang pwedeng mangyari dito sa mundo ng pageantry, lalo na papasok na ang Miss Universe. Are you excited, guys? Ako excited ako. Tingin mo ba mananalo si Thailand? Ako tingin ko, 50-50 talaga sila. Kasi medyo, talaga, grabe guys. Ganda. Kasing ganda ko talaga. Charotso yun. Pag nakita mo ako sa personal, parang sinabi mo na rin, nakita mo na si Angelis Scott Kemas, Thailand. O, diba? So yun, nakaka-windang. So, I'm so excited for them, sa mga kandidata natin na lumalaban nga dito sa international pageant. And then, tingnan natin kung ano pa yung mga eksenang magaganap dito sa mundo ng pageantry. For now, syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko para naman maka-5,000 na tayo. Go, go, go! So, go. So, yun. Ang taray ng pa-outfit ba natin ngayon? So, simplihan lang yan. Pero kapag tumalikod ka, pak! Diba? Sinabi niya ni Kuragan na inggitera. Hindi nalang tinichika ang mga chismis dyan. Charot, so yun. Si Kuragan, I miss you. Doon naman sa nagre-request na sana magsama kami ni Kuragan. Coming soon. O, diba? So yun. Maraming salamat, guys. Hanggang dito na lang. Huwag niyong kalimutan mag-tender juicy hotdog para ang buhay ninyo ay laging masaya at laging kasigla. Huwag niyo na rin kalimutan uminom ng Ovaltine. So, sana maraming baon sa Beatrice Louis si Gomez ng Ovaltine. Parang punong-puno siya ng energy. Kasi mawawalang energy yung lagi. Diba? So, yun. So, syempre, pag nag-Ovaltine ka, lalakas ka katulad ng aking katawan. Charot. So, katawan ng pang ano, no? Pwedeng ipokpok sa ano. Ano kung sexy ba to o ano eh. Pero nagagandahan ako sa sarili ko kapag nakawig ako. Diba? So, yun. So, nagagandahan ako sa akin. Ah, diba? Mukha akong dalagang Pilipina na parang tala sa umaga. Kung ito ang tala, kamusta naman? Tala. So, parang tala sa umaga na parang walang ningning. Charot, so yun. So, maraming salamat guys sa inyo lahat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Marvin, hello! Shout out kay Marvin. Si Marvin na lagi akong pinapanood, pinagnanasahan. Charot, so yun natin. At ganun din si Ricky Boy. Oh, diba? So, Ricky Boy na lang kung nakikita. So, kasi inyong lahat, maraming salamat sa mga positive na comment ninyo. At sana ay napasaya ko kayo ng bonggang-bongga ngayong araw na to. Hanggang dito na lang, guys. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow!